ihalo lang natin yan siya. Ihalo natin, i-mix natin. Nahalo ko na. Nilagyan ko ng cheese yan. Nilagyan ko ng cheese na ginagad yan. I-mix lang natin ulit. Pag medyo ano siya, malabnaw, kailangan mo lang dagdagan ng malagkit powder. Yan po. Yan. So, pwede na natin siya i-wrap. Ibalot na natin siya sa dahon, balat ng mais. Ayan po guys, ito na po yung ano, yung balat ng mais. So, dito natin ibabalot yung binaki. So, lalagyan lang natin yung corn mixture. Ayan po. So, ilalagay natin siya sa yan, mga dalawang scoop. And then, ang pagbalot, ganyan po. Kasi medyo mabasa-basa siya, guys. So, ingat kayo dahil, lumalabas siya. So, tupiin nyo lang yung dulo and then, ganun din sa dulo. Para hindi siya tumagas. Yan. Yan po, ayan. So, pwede naman pa ganun. Kung malaki yung steamer po, pa ganun. Pwede din. Depende na sa inyo kung paano ang pagbalot po. Yan. Yan po, okay. Yan po, nakabalot na po tayo. So, guys, ituloy lang ang pagbalot. So, hanggang sa matapos po siya. Okay? Ito na lahat. At saka, i-steam na natin for 20 minutes or hanggang sa maluto siya. So, yan po. Nakabalot na nung. So, ngayon, iluto na natin siya. Okay? Guys, after 20 minutes, luto na po ang ating binaki. Ayan, luto na po. So, ito po. Tingnan natin kung anong itsura niya. Yan. Yan po, oh. Ito po ang binaki. Sobrang sarap nito, guys. Promise. Sobrang nakakabusog. Nakakasarap ng feeling ang binaki na ito. Ayan. Okay, guys. Salamat sa panonood. And sana mag-subscribe kayo, guys. Bye-bye.